Good morning, mga kaswabe. Welcome to Drink All with Super Marns. Andito ulit tayo ngayon sa paborito nating KTV Bar, ang Dean's List KTV Bar sa may Dasmariñas, Cavite. Napakaswerte natin ngayon, mga kaswabe, dahil meron tayong special na bisita. Isa siyang DJ. Kaya mga kaswabe, hindi ko na patatagalin, pinapakilala ko na sa inyo. Ang ating bisita ay si DJ Iho. Good day, mga kaswabe. Salamat, Sir Marns, at na pag-unlakan niyo para sa podcast natin ngayong araw. DJ Iho nga pala. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Sir, may mga katanungan ako sa inyo. Okay. So, bakit po DJ Iho ang pangalan niyo as a DJ name? Simple lang yun kasi kaya DJ Iho yung pangalan ko, ayun yung sinet kong pangalan ko sa FB. Kaya kung mapapansin nyo, tunog ano siya, Latin kasi nanonood ako ng Netflix series noon nung pandemic. Yung kay El Chapo. Yung expression kasi doon, ang pangalan ko sa FB, Iho de Pendejo. Pendejo, expression siya ng parang kahit ano, Pendejo. Yun siya. Yun, tuloy-tuloy na. Nung nag-start ako mag-DJ, yun na siya, DJ Iho. Depende, anything na, basta DJ Iho, yun siya. So, paano po kayo naging isang DJ? Ayun po, kaya ako naging DJ, pandemic pa lang, yung tropa ko kasi DJ din, may-ari ng shop, yung Rise and Shine. Shoutout sa'yo, Sneaker Laundry po siya, yun po yung business niya. Tapos, dati rin siyang DJ, hanggang ngayon nagdi-DJ pa rin siya. Sa set niya, nag-setup siya doon, pandemic, tapos inaral ko rin, nagpapasa ako ng software, ito ganyan. Yun, hanggang sa tuloy-tuloy niya siya, kung bakit ako naging DJ. Pala. So marami talaga nangyari nung pandemic, no? Talagang... Opo, kasi boring na boring po yung mga panahon na yun. Bakit yun po nagustuhan maging isang DJ kumpara sa ibang career? Bakit pagiging DJ yung nagustuhan niyo? Ayun, kaya gusto ko maging DJ, mahilig ako sa music. At the same time, na-enjoy ko yung music eh. Kaya yun, kaya naging gusto ko maging DJ, di lang dahil para magpasayaw ng tao. Dahil gusto ko rin talaga siya. Para, ayun. So, hindi lang to sa, para sa pera, hindi lang siya sa pera? At the same time, pera pa din kasi mas... Alam niyo na, pera. Kasama na yun, pero talagang gustong-gusto niyo po gusto itong career na ito. Gusto ko siya, kumbaga, na-enjoy ko siya, pero at the same time, may pera rin na involved. Yun talaga yun. Yun importante naman kasi talaga. So, DJ Iho, ano ba yung tawag sa instrument na ginagamit ng isang DJ? Based na sa pagkakalam ko, kasi DJ controller. Ano po ba ang dapat skills ng isang magaling na DJ? Sa experience ko, para maging magaling na DJ, number one dyan ay choice of music. Choice of music? Yes. Okay. Tapos the rest, aralin na lang yung beat matching. Hindi ko na siya i-detail. Nasa YouTube naman yun. Nasa YouTube. Tama. So yung pala, kailangan talaga na alam mo yung mga piniplay mo, no? Opo. Okay. So DJ, ano po ba... paano po kayo nakakasabay sa mga latest music, yung mga trends? Paano ginagawa niyo para kakasabay kayo? Kailangan updated ka sa social media, lalo na ngayon. Sobrang social media era na ngayon eh. Nandun na lahat. Tama. Kaya ako nagiging updated sa music ko. TikTok, Facebook, Instagram, yan. Mga video dyan, lagi mong pinapanood para maging updated ako sa music. So yun isa sa talagang... para maging isang para nakakasabay sa mga latest music, kailangan mo tiring mag-research, no? Mag-research, okay. Gaano kayo comfortable habang nagpe-perform live sa harap ng mga audience nyo? I'm just doing my thing lang. Yun, kasi as a DJ, pinili ko to dahil gusto ko. Pag nagsiset ako, ina-enjoy ko lang mga tinutugtog ko. At the same time, tinitingnan ko yung crowd kung may tinutugtugan akong crowd. Pero... para sa akin kasi, ayun, enjoy mo lang yung ano mo, para maging komportable ka talaga. Ayun, kasi pagka hindi mo i-enjoy, parang hindi, nakikita rin yan sa mga galaw mo. Nakikita rin yan.
Okay. So, ano-anong mga styles ang ginagawa mo para mas kapanipanabik ang performance nyo? Ano mga styles yung ano? Style pagdating sa pagtutugtog ko. Siguro ano, yung mga choice of music ko talaga, yun talaga yun eh. Kasi kung ano yung tinutugtog mo, ayun yung style mo. Okay. Ayun yung branding mo sa sarili mo. Tama. Ayun yung style ko, tapos magki-click man siya, edi mag-click, di ba? Pero hindi sa lahat ng bagay, kung ano yung ikaw, ayun yung tutugtugin mo. Kasi may mga instances na tinutugtugan ko na hindi nila gusto yung ganong klaseng music. Kaya kailangan mong mag-adjust pa rin as a DJ. Tama. Depende sa mga edad ng mga guest mo, no? Mga audience mo. No? Okay. So, meron pa ba kayong specific genre of music na paboritong i-play? Meron ba kayong mga favorite? Meron, sir. More on hip-hop, R&B kasi ako eh. Pero ngayon may mga nag-experiment kasi ako dahil DJ din ako, hindi pwedeng isang genre ka lang. Kailangan mong mag-explore. Kailangan, tama. Napakaganda ng mga sagot niyo po. So paano niyo inaalam na gusto ng mga audience niyo ang playlist niyo? Paano niyo siya inaalam? Na kunwari, 'di ba, iba-iba yung audience. So, paano niyo siya inaalam na magustuhan niya 'to, magkakaroon ng interest nila? Ganito yan. Before ako mag-set, inaalam ko muna yung ambience. Research pa rin. Yun naman lagi. Bago sumamak sa isang bagay, kailangan mo munang alamin muna eh. Okay. Tulad yan, may taong unexpected na ganito, na ganito yung gusto niya. Kailangan mo maging handa sa mga playlist mo na sakaling mag-iba man yung taong nandun sa harap mo, may maibabala ka. Oo nga, tama. Ganun. Kasi, kunwari, nandun ka, maaga pa lang, mga kabataan. Oh. Then, in the middle of your performance, may mga edad na. So, siyempre, babaliin ko siya. Ang galing ng mga techniques niyo. So, naranasan niyo po bang mag-create ng original mixes or remixes? Naranasan niyo? Naranasan ko na po yun, sir. Mm. Lalo na ngayon kasi, base sa pagkakalam ko, nababasa ko na hindi ka daw magiging tunay na DJ kung wala kang sariling remixes. Ayun yung sinasabi nila. Okay. Pero sa akin kasi, naaral ko na siya noon pa eh. Oh? Kumbaga, yun, ginagawa ko na lang din siya ngayon. Parang natural na lang lahat. Natural na lang lahat. Ganun siya. So, gaano ka kadalas nag-update ng inyong mga music playlist mo? Sobrang dalas, sir. Lalo na pagkagising pa lang. Parang yun na yung alusal ko. Grabe yun, ha? Yun talaga. Dedication talaga. Opo. Dahil hindi dahil trabaho siya. Dahil enjoy ko siya. Gusto ko siya. Tama. Kaya ganun. So, anong advantages mo kumpara sa ibang mga DJ? Advantages ko, dati kasi bago ako maging DJ, nagtatrabaho sa bar. Waiter. Ngayon, alam ko na kung paano umiikot, kung ano yung gusto ng tao, kung paano sila tatrabahuin, paano ako makatulong sa tinutugtugan ko, paano sila mag-e-enjoy. Kasi hindi ka pwedeng sa crowd ka lang nakabase. Eh. Kailangan nakabase ka rin sa lugar na pinagtutugtugan mo kung paano mo, paano mo mapapataas yung sales nila. Yun! Trabaho yun ang DJ. Pag nasa bar ka lalo, yun. So talagang inaaral mo talaga, no? Hindi lang perform. Yes, talagang inaaral talaga. Mako. Yun yung masasabi mong advantages mo kasi yung iba perform lang and then pagkatapos ko sasahod na or magbibayad na. Then after that uwi na. So talaga kayo may concern kayo sa may-ari ng club or bar, no? Talaga maganda. Isang magandang ugali yan ng isang DJ. So yung mga nanonood na mga may-ari ng bar, club, alam na nila. Yes. So ano po bang malaking challenges bilang isang DJ? Ayun, challenges ko. Laging malaking challenges ko kung paano ko magiging masaya yung crowd. Paano ko gagawin masaya yung crowd. Lagi yan. Sabagay, kasi hindi ako nagiging kampante na dahil eto na ako, dahil may skills ako, ganito, ganyan, halimbawa. Hindi ka dapat maging kampante. Dapat laging challenging bawat lapag mo sa kahit saan. Tama. Magandang sagot yan. Napakagandang sagot yan. Na, kasi parang meron kasing magaling pa sa iyo eh.
Meron po talaga. Meron talaga. So, talagang ginagalingan mo talaga na. Talagang tuloy-tuloy yung improvement. Okay, so, DJO, kung mabibigyan ka ng pagkakataon, saang foreign country mo pangarap na makapag-perform? Saang foreign country? Foreign country, mahilig kasi ako sa underground scene. Underground. Marami akong nakikita sa UK. UK at Germany. Japan, meron din. Ang dami kong gustong bansang tugtugan. Kasi gusto ko rin maging international DJ. Walang imposible. Pwede. So, yun ang mga bansa na kung mabibigyan ka ng pagkakataon. Opo. Which is, pwedeng mangyari yun. Layo pa ng, ng pwedeng mapuntahan mo. Okay. So, aside sa pagiging DJ, ano pa po ba yung talent nyo pagdating sa music? Ano yung mga talent nyo? Pagdating sa music, isa sa mga talent ko, meron akong tenga eh. Nakakaintindi ako ng music eh. Hindi ako basta-basta na ayoko ng tugtog na to, ganito, ganyan. Malawak yung understanding ko pagdating sa music. Alam ko kung catchy. Yan. Doon ako lagi naglalaro sa pagdating sa music na pag napakinggan ko yung tugtog na to, ganda na ito ah. Catchy na ito. Sige, try kong gawan ng remix to. Gawan. Ayun, isa sa mga talent ko yun. Isa sa mga ano, talent ko. Okay. So, from 1 to 10, gaano nyo kamahal ang pagiging isang DJ? Yung 1, lowest. And then yung 10, yung highest. Gaano nyo kamahal yung pagiging isang DJ? Mahal ko, i-rate ko to as 10. 10. Based naman po sa mga sagot ko talaga. Gustong-gusto ko talaga siya. Okay. Yun talaga yun. 10 so, talaga. 10, wala 10 talaga. So, wala tayong ano doon, ha? Walang duda doon. Okay. So, ito naman para sa mga kaswabe natin na nanonood. Saang bar and club po kayo regular na nag-DJ? Saang, ano? Sa ngayon, ito, unang-una sa lahat, kaya nandito kami sa Dean's List. Resident DJ ako dito sa Dean's List. Siyempre, sa South Vibes, DJ din ako doon. Resident DJ ako doon. Kaya, yun, sila yung mga tumulong sa akin at nagbibigay sa akin ng tulong hanggang ngayon. Nagtitiwala. Nagtitiwala. Yun. Tsaka kasi kung hindi ka naman kukunin yung Residence DJ kung hindi talaga sila nagtitiwala. So, opo. Magkikita natin mga kasama, may talent talaga si DJ EO kung paano ipiplay, paano pasasayawin yung mga audience. So, dito naman tayo, DJ EO. Kung hindi ka nagpe-perform sa mga regular bars, no, tumatanggap din po ba kayo na maging DJ sa mga special event? Ay, tumatanggap po ako, lalo na kasal, mga ganyan. Yes, tumatanggap po ako, sir, lalo na this May, meron ako eh. Ano yung private party ng birthday yun? Paano po nila kayo makontakt nga pala? So, paano kayo nila makukontakt? Ayun, more on social media kasi ako ngayon eh. Tapos, meron naman din akong press kit na pinupost sa social media ko na ibibigay ko rin, papakita yun nila sa dito sa video para makontakt nyo. Oh. Ano po yung ano, yung contact number mismo? Yung cellphone number? Cellphone number, 0968-643-5325. Smart yan. Pwede nyo akong tawagan doon o kaya pwede nyo akong contactin sa Gmail ko, regansilvestre2@gmail.com, sa Facebook, Iyo Dependeo, sa Instagram, Iyo Dependeo. So ayun mga kaswabe, narinig na natin yung mga explanation ni DJ EO. Ngayon naman ay kasama sa ating interview ang pag-inom ng alak. Kaya nga, drink all with Supermans. So ngayon mga kaswabe, ang i-review namin ni DJ EO ay ang Russian Standard Vodka. So para ma-feel natin na Russian Standard Vodka ay isusuot ko na ito mga kaswabe. So ngayon mga kaswabe, isusuot ko na at ganyan siya mga kaswabe. Ayun mo, bagay na bagay sir. Nabili ko pa to noong 2018 sa Russia, sa may St. Petersburg. So mga kaswabe, a little bit background sa ating Russian Standard Vodka. Russian Standard is a major Russian company producing the vodka from the same name. The brand was founded by Rostam Tariko in 1998
2 years after a successful Russian market launch, international expansion was started. This was accompanied by the launch of Russian Standard Platinum product in 2001 and the luxury brand Imperia in 2004. The original product was rechristened Original, which is yun yung iinumin natin. So mga kaswabe, meron itong mga variants. Apat yung variants. The first one is the Russian Standard Vodka. Original product launched in 1998. Raw ingredients, winter grains from the Russian steppes, glacial water from Lake Ladoga, distilled 4 times and filtered 4 times through charcoal. The second one is Russian Standard Gold. Notes of vanilla, caramel, and spearmint. Added ingredients, Siberian ginseng extract. The third one is Russian Standard Platinum. Higher-end product, launched 2001, filtered additional 2 times through silver. And then the last one is Imperial, the luxury brand, launched 2004, distilled additional 4 times, filtered additional 2 times through quartz. So mga kaswabe, those are 4 Russian Standard Vodka. So ngayon mga kaswabe, para ma-feel natin Russian talaga tayo, ay bubuksan natin kay DJ Iho ang Russian Standard Vodka. Kayo po ang magbukas ng ating Russian Standard Vodka. Bubuksan lang to, sir. Tinatay bubuksan lang yan, sir. Sir, papakita natin. Ilapit siguro, sir, sa ating camera na talagang tunay yan. Tutunog yan, sir, eh. Pag ano, tutunog ASMR. Yan. Ito, ito, ito. Yun! Tumunog, tumunog talagang. So, eto, mga kaswabe, ang Russian, sir, thank you so much. Ang Russian Standard Vodka ay merong stopper. May stopper siya. So, ayan mga kaswabe, narinig nyo naman na talagang hindi pa nabuksan. Dito. Bagong-bago. Itong Russian Standard Vodka, mga kaswabe, ay 40% alcohol by volume or 80 proof. So, ita times 2 lang yun, sir. Kung magkano yung alcohol, ilan yung alcohol by volume, times 2 mo lang. So, 80 proof. So, kasing lakas to ng gin natin. So, naman ay meron siyang 700 ml, pero yung iinumin namin ngayon ay 500 ml. Mga kaswabe, nabuksan na ni DJ Iho ang Russian Standard Vodka. Ngayon, sir, titikman natin. Sige, sir. Ng puro. No? Puro muna. So, para ma-feel natin yung Russian, na Russian talaga tayo. So, kasi umiinom yata sila yung puro talaga sa shot glass. So, ito mga kaswabe, tatagay ko na. So yung color niya is clear, no? Clear talaga siya. Kasi mo, ano siya, plain, no? Plain. Parang tubig lang. Oo, parang pero tubig lang. Malaman natin yung lasa at saka yung kasi yan. May mga flavor din kasi yung vodka. So this one mga kaswabe is clear. Okay. So ang pag-inom nito ay kailangan nakaganon yung ano natin. Kailangan may angle talaga. Oo, may angle talaga. Kailangan pag makasalut ka talaga. Kasi pinapakita natin dito mga Russian talaga. Ano yan, mga matitikas yan. Matitikas at matatapang. So kailangan ano tayo, straight to. Ganyan talaga. 180 degrees. Oh, yun, ganyan. And then, shashat natin. At saka sir, pag naiangat mo na, hindi pa pwedeng kalahati. Lang, hindi pwede. Hindi, bawal yun. Kailangan hindi ka diretso. Magiging tunay na Russian pag ganyan. Okay? So, DJ Iho, inumin na natin. Sige po. Ang Russian para Russian Standard Vodka. Kasi hindi ko rin to, hindi ko rin alam eh. First time mo bang uminom first, ito? First time, sir. Okay. Pero, So, amoyin muna natin. Bango. Bango siya, parang amoy mani, almond, no? Bango, bango. Sir, inumin na natin. Sige, sige. Basis Dobrovia. Basis Dobrovia. Okay. Diretso, diretso to. Pagka
inom natin. Diretso sige, na to. Sige. Wala nang babaan to, ha? Wala. At straight to, ha? Straight to. Sige, sige, go, sige, mga kaswabe. Ito na. Exciting ito. First time ko rin matikman to. Kung anong lasa nito. Bashes the ruby. Bashes the ruby. Woo! Kuzni! 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 Ah! May ano siya? Anghang, no? May anghang pero hindi siya gumuguhit. Suabe. Suabe. Kasuabe nga eh. Ayun nga eh. Suabe. Sobra. Hindi. Oo, iba siya. Iba yung... Ayun. Sa bibig may konting anghang. Tapos nawawala ka agad. Andun pa rin yung taste niya pero hindi siya aftertaste na matitira. Smooth siya. Hindi siya kalat. Hindi siya maanghang. Maanghang siya pero smooth. Ayun yung masasabi. Suabe talaga. Suabe talaga. Suabe. So, DJ Iho, may nakalimutan ako. Siguro, titikin tayo ng kalahati. Pero, parang imumug muna natin. Imumug. Para matikman natin dito sa ating mga kaugat-ugat dito sa ating loob nating bibig kung ano yung lasa niya. Which is nadala ako sa pagiging Russian. Kaya nakalimutan ko na yun ang tamang pag-inom muna. So, ganun. Anyway, ano lang muna natin parang i-mumig ng konti. Siguro mga 5 seconds. Okay. So, Bashes the Rubia. Bashes the Rubia. Smooth talaga siya, sir. Para sa akin. Kuzni. 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 Smooth. Walang aftertaste na ano. Wala siyang... Iba, no? Iba. Sa lahat na natikma akong vodka. Vodka ito. Paano pa kaya kung may flavor niya, no? Kaya nga, hindi ko rin... So, kung may flavor to, is talagang mas suabe siya. Suabe. So, ngayon, para malaman natin kung anong lasa niya, ang gagawin natin, lalagyan natin ang yelo muna. Yelo muna. Palamigin lang muna natin. So, mayroon akong baso dito na pang on the rocks talaga. So, may ice tayo. Lagyan natin ng konting ice. And then, mamaya mga kaswabe, subukan naman natin na may soda naman siya. Soda naman ang ano natin. Pero panalo ha. Panalo, suabe, sir. Suabe. Suabe. Okay. Suabe. Ayan, mga kaswabe, nanggaling na kay DJ Iho ang pagkaswabe daw ng suabe, Russian. Suabe, mga kaswabe, promise. Suabe na, mga kaswabe pa. Walang halong business. Walang halong business ito. Walang halong business. Talagang masarap. Tolerable siya kahit puro. So, ayan. Lagyan lang natin ng konti muna para yung shake-shake natin. Swirl-swirl natin siya. Swirl-swirl natin. Feeling ko mas masarap ito ng may yelo eh. Oo nga. Parang umiinit yung ano ko, yung noo ko, yung pagkakalbo ko dito sa sombrero. Pero, feel na feel ko talaga. Matutubuhan kayo dyan ng boxer, no? Yun nga, sir. Sobrang sarap eh. Sarap eh. So, ayan mga kaswabe, ah. Sa mga gusto ay available ito sa Drink All Wine and Liquor Shop. At dito rin sa Dinsley's KTV yes. Bar. Kaya ano pang inintay nyo, pumunta kayo dito sa Dinsley's KTV Bar para makainom kayo ng Russian Standard Vodka at the same time, ma-meet si DJ Iho live. Sir, anong araw kayo nandito? Every Friday, Saturday, nandito ako. Friday? Yes. Friday and Saturday. Saturday. Yes, okay. So, anong oras kayo nandito sa ano? Yung ito ba exact na? Siguro, by 8 p.m. Onwards. Dito, ayun mga kaswabe, kung gusto niyo rin maging ma-experience ang performance ni DJ Iho, pumunta kayo dito sa Dinsley's KTV Bar. Yes. Ang isa sa paborito kong number one, hindi lang isa, number one ang paborito ko na KTV Bar dito sa may Dasmariñas, Cavite. Kasi nakailang review na ako dito, sir. Opo. Napakabait ng may-ari. Yes. Pati yung mga staff. Opo. Napakabait nila lahat. Kinikater nila lahat. Oh, talagang... Assist kayo. Promise. Totoo yan. Napakabait nila. Kaya nga, kalayan mo naman, nandito tayo. Wala pang customer, nandito na tayo. Parang pinagbigyan tayo. Mabait talaga si Madam.
Talaga. Sir, ito na ha. Tikman natin ng may yellow naman. So, yes. Ganun ulit tayo. Oh. Ganun ulit tayo. So, Bashes the Rovia. Bashes the Rovia. Mas masarap to. Parang nawala yung spicy niya. Di sir, ano siya, ang sarap. Parang nawala yung anghang, no? Kuzni. 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 It means delicious, mga kaswabe. Ang sarap, ang sarap. Mas masarap sa... This is a beer, delicious. Rus instead of vodka. I would recommend this to my friends. Muy drug. Muy drug, my friend. Ang drug kasi sa kanila is friend. Ang muy, my. Muy drug, muy drug. Mm. Napakasarap, mga kaswabe. Ang sarap, mga kaswabe. Parang magpapabagsa ako ng nuclear na ito eh. Russia na Russia, Russia na ako. Russia na Russia na pakiramdam namin, mga kaswabe. Totoo. So sir, ang sunod naman nating titikman ay merong soda. May soda, sir. Soda naman. Satisfied na nga ako sa may soda. On the rocks eh. May soda pa. Oh, may sarap. Soda pa. Promise. Tapos, next nito is pulutan. Pulutan. With Dean's List. Chicken finger. Oh, napakasarap. Mamaya. Pero bago yon, titikman mo natin na may soda. So, ayun mga kaswabe. Kuzni. Napaka-delicious niya. Subukan naman natin. Kung ano, magbabago ba yung lasa niya. Mamaya, iinom pa rin tayo na mayroon naman pulutan. May pulutan. Masarap yung pulutan nila dito. Kaya nga, sir, eh, totoo. Oo, magaling yung chef recommended. Nila din. Highly recommended, promise. Magagaling lahat. Mga cocktails nila, masarap din. Magaling din yung bartender nila. Masarap, talagang cocktail. High quality, recommended, highly recommended. Highly recommended talaga. Babalik ba ako dito? Kung hindi naman highly recommended, di ba? Hindi, parang gato lang yan, sir. Tatanggapin ko ba mag-DJ dito? Oy, yun! Ganun din, ayun! Bazzi Drobia. Kuzni! Mas lalong naging suave. Suave. Parang nawala yung spiciness niya ng peppery, nawala yung taste ng alcohol, syempre, dahil may soda, may Sprite. At saka, sir, yung nilagay ko na soda, konti lang yun. Konti lang. Pa kung madami. Marami. Talagang... Kayo, sir, anong prepare niyo? Mas prepare ko, on the rocks lang ako. Ganun din kasi, ako. Kasi, para sa akin, manamis-namis siya eh. Manamis-namis. Iba yung lasa niya. Actually, sir, first time na tikman to, no? First time. Ang common kasing vodka, alam naman natin yung brand. Huwag na natin banggitin. Talagang anghang. Oo, huwag nyo lang natin banggitin. Pero ito, suave. First time. At saka talagang feeling Russian talaga tayo ngayon. Talagang Russian standard, espasiba. Russian standard, espasiba. Para dito sa Russian standard. So ngayon, sir, habang umiinom tayo, mas masarap na meron tayong pulutan. Totoo. Kung nababagay ba ito sa pulutan ng Dean's List KTV Bar. So, una nating titikman, nagpaluto ako ng seafoods. Seafoods naman tayo. Apo. Na merong potato, hindi siya fries na, fries siya, pero hindi siya yung mahaba. Kakaibang fries to. Nandito lang yan sa Dean's List KTV Bar. Wala to sa iba. Wala ito yung tinatawag nila na fish finger with noisettes. Yan, mga kaswabe. So, at ang pangalawa nating in-order ko, yung favorite ko, sisig. Sisig naman. Sir, promise. Number one, isa yan sa paborito ko. Kakaiba yung sisig dito sa Dean's List KTV Bar. So, ayun mga kaswabe, ngayon, ay magsisisig naman tayo ng dates list kung bagay ba siya dito sa totoo. Russian standard. So sir, Bashes Dobrovia. Bashes Dobrovia. Kuzni! Sisig. With sisig. Tikman natin, ha? Kung bagay ba.
Wala na. Wala na. Out na ako dito. Sobrang sarap. Tanalo talaga. Sobra. Totoo. Ito talaga yung paborito ko. Sisig. Sarap-sarap ng sisig dito. Panalo talaga, no? Pero ang sarap ng buod ko talaga, sir. Promise. Mm-hmm. Walang halong business. Oo. Walang halong business. Para mapatunay, pumunta sila sa Dean's Biscuit Event. Available dito dyan, dito nyo lang yung matatry. Kasi dito alam, lang yan. Oh. Ayoko na lang mag-talk. Oo. So, sir, subukan naman natin uli nang meron na ayong fish fillet naman. Fish fillet, fish fillet. Fish fillet naman. So, ayun na, kaswabi ha. Wala pa kaming nasabi na hindi masarap ang standard vodka. Talagang suabe kung suabe. Suabe kung suabe. So, pareho kami ni DJ Iho na on the rocks lang kami. So, ganun ulit tayo, no? Siyempre. Yan ulit. Standard yan eh. So, Vasis Dorovie. Vasis Dorovie. Nang fish fillet. Fish fillet. Fish fillet, mga kaswabe. Special yung sauce nila special dito. Special dito. Promise. Ang sarap. Ito, favorite sauce ko to dito sa Dean's List. Mm. Must try. Kuzni. Kuzni. Mm. Delicious talaga. Para ako nananagin sa sarap. Manalo talaga. Mm. Sarap. Iba talaga. So sir, natikman na natin, no? Nang naipulutan ng sisig. Mga kaswabe, dito lang ako nakatikim ng fries na pabilog. So ito, magme-melt lang to sa iyong bibig. Kahit walang sauce na eh. Kahit walang kasi sauce, may sauce, much better. Walang sauce, masarap pa din. At saka ito, so ito, iba to kasi kahit ilang oras na naluto, let's say mga 2 to 3 hours. Crunchy, tas crunchy outside. Juicy inside. Mas bagay na bagay sa alak. Yun! Try nyo. Promise. Nakaswabi, napasarap kami. Kaya hindi ako makakatanggi dito. Sobrang sarap ng Russian vodka. Russian vodka. Pasensya na mga kaswabi. Talagang pati si DJ Iho talagang nahuhumaling na dito sa Russian standard vodka. Ang masasabi lang namin ay Kuzni. 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 Kaya ito, lagyan ko lang ng soda. Sa'yo, oh, sa akin ngayon. Konting soda. Okay, okay. Konting soda. Sa akin, okay na ako dito. On the rocks talaga ako. On the rocks. Lagyan ko lang ng konting soda. And then, tutuloy natin yung question ko sa inyo. Entertainment questions okay naman tayo. So, yun mga kaswabi ha. Sashat lang namin to. Bash is the roof. Bash is the roof. Woo! Kushni. 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 Suabe talaga. Ilang taon po kayong natutong uminom ng alak? Senior ay ako noon eh. Senior? 18 ata ako noon. Mga 18, no? 18 or 17. Underage eh, no? Underage, okay. So, ano pong alak yung una niyong natikman? Unang alak ko natikman, hindi ako 18 noon. Bata pa ako. Ito, real talk lang to. Kung yung pamilya nyo palainom, MP talaga, MP. MP. Diba? Papatikim yan sa'yo kahit ako pag sa mga anak ko. Diba yung anak mo dalawa, no? Diba? Sa mga anak ko, papatikim ko yan kasi lalo na lalaki sila. MP talaga, pinapatikim sa inyo yun ng bata pa kayo. Hindi siya culture eh, pero nakasanayan na siya. Okay. Na ganun. So, MP yung una mo natikman, no? Brandy. So, Brandy. So, anong naging reaksyon mo nung una mo natikman ng MP, yung alak mo yun? Anong naging reaksyon syempre, mo? Siyempre, bata pa ako nun. Ang pangit ng lasa. Ayoko nito. Hindi ako mag-iinom. Pagtanda ako. Ayun talaga yun. Yun talaga yun eh. Bata pa ako. Talagang. Siyempre, bata ka pa. Hindi mo pa alam yung hindi ko pa sinasabi mo, di ba? Siyempre. So, ano ba ang naidudulot na kaligayahan kapag nakainom ka ng alak? Pag nakainom ka ng alak tapos may amats ka na, feeling mo sobrang laya mo eh. Okay. Kala mo lahat magagawa mo eh. Yun. Pero may amats ka lang nun. Oo. Yun lang yun. Pero sa totoong buhay, hindi talaga. Okay. So, sino po bang naka-impluensya sa inyo sa pag-inom ng alak? Sino naka-impluensya? Naka-impluensya sa akin mag-inom ng alak. Eto, reality. Tropa. Tropa?
So halos lahat ng interview ko, lahat barkada, tropa, ganun. Tropa, yun talaga. Okay. Yun. So masaya po ba kayo na natuto kayo uminom ng alak? Masaya ka ba? Para sa akin, average lang ako. Ha. Hindi ako more into mag-inom talaga. Eh. Pag ako lang mag-isa, kaya ko mag-inom mag-isa. Pero pagkasama mo tropa, masaya mag-inom. Pero alam ko kasi alak may bad effect. Pero ang saya kasi. Oo naman, syempre. Yun talaga yun. So drink in moderation. Moderation lang. Yeah. Okay. So ito, DJ Aho, ano ang first, second, third na paborito mong inumin? Sa akin, sa edad ko na to, ha, ang pinakagusto kong inumin ay brandy na may honey. Whiskey na may honey. Whiskey na may honey. Flavored siya na whiskey na may honey. Okay. Yun siya. Yung second? Yung second ay, ano ba? Para sa akin ay beer. Beer naman. Okay. Yung pangatlo? Yung pinakalis ay gin. Gin naman. Gin. Pero ngayon, meron ka na paborito, no? Meron na. Meron na. Siyempre. Kasi sa mga nainom kong vodka, akala ko si vodka parang halos kalasi siya ng gin. Oh. Ngayon lang ako nakatagpo ng vodka na ganito ka smooth. Oh, okay. Promise, sobrang solid na itong Russian Standard vodka na. Okay, okay. So, ano po yung kalimitang papel nyo sa inuman? Sa inuman? Oh, yung papel nyo, yung sa inuman, nung kabataan mo pa, yung mga, ano yung mga... Taga-inom lang talaga. Taga-inom lang talaga. Ang pag-inom ba ng alak ay masasabi mong bisyo or pampalipas oras lamang? Sa akin ha, as in ngayon, recently ha. Para sa akin, dalawa sasagot ko dyan. Bisyo kasi siya. Bisyo para sa inyo? Bisyo tapos pampalipas oras. Pares ko yan choice. Okay. For me, pampalipas ko yan oras. Pero sa mga nakikita ko, bisyo talaga siya. Bisyo siya sa iba. Okay. Bisyo. Okay. Ano ba yung sikreto para hindi kaagad malalasing? Sikreto para hindi agad malasing, huwag kang mag-inom. Sabihin mo, magdahilan ka lang na, may pasok kasi ako bukas eh. Ganto ganyan eh. Pero may kasama ako. Ganon kasi ang magdahilan. Na pag sa inuman, ayoko malasing na, may pasok ako kayo ng bukasan eh. Ganto ganyan. Yun. So yun lang, ganun lang. Yung sikreto para magdahilan na lang na may pasok. Magdahilan na lang. Okay. So ano yung ultimate brand o klase ng alak na gustong-gustong matikman? Yung gusto mo matikman, yung mga mabibigyan ka ng pagkakataon, yung hindi mo pa natikman, at gusto mong matikman, yung kahit gano'ng kamahal yan, yung gusto mo talagang matikman, kung mabibigyan ka naman ng pagkakataon. Gusto ko yung ano talaga eh, yung may 24 karat na ano eh, na gold na alak. 24 karats na gold? Na may alak na may 24 karat gold. 24 carats. Anong ito? Hindi ko alam kung 24 carats siya. Basta may gold siya. May gold siya. Pero kasi sir, dito ko lang nakita yun sa Dean's List. Dean's List KTV. Bar, ano yun sir? Alam ko yun. May gold. May gold. Gold flakes. Dito lang sa Dean's List. Dito ko lang nakita yun. Gusto mo matikman yun? Gusto ko talaga matikman yun. Ang sir. Tawag dun sir ay gold slugger. Ang galing yun sir. Ngayon, dito lang ako nakakita nun. Sa Drink All Wine and Liquor Shop galing yun. Drink galing, All Wine and Liquor galing. Shop yun. Hindi ko alam. Panalo yun, sir. Goldschlager in Germany is Goldschlager. Ang sa Tagalog is tagapitpit ng ginto. Galing. Kaya ang Goldschlager is a tribute sa mga tagapitpit ng ginto. Ang Goldschlager is 43.5 alcohol by volume, or 87 proof. Malakas siya. So yun, walang problema yun, sir. Pwede mo siyang matikman. Galing. Dito lang sa Dean's List, KTV. Ito, sasabihin ko sa inyo, mga kaswabe, dito lang ako sa Dean's List nakakita ng ganun. Alak na may gold flakes. Panalo talaga yun. Nakatikip na, isa yun sa favorite ko. Nakainom na ako ng sir, siguro mga 5 bote na. Ng Goldschlager. Okay, so
yun naman ay available din sa Drink All Wine Liquor Shop. Okay, so kung ikaw ay isang alak, anong klaseng alak ka at gaano ka kalakas yung alcohol by volume mo? Kung ikaw ay isang alak, anong klaseng alak ka? Ako ay flavored beer. Flavored beer. Gaano kalakas yung ano mo? Mababa lang kasi tolerance ko talaga sa alak eh. Mabilis lang ako malasing. Gaya ng mga sagot ko netong pa sa mga tanong ni sir na kailangan ko umiwas kasi mabilis lang ako malasing. Hindi ko alam kung anong percentage ko as alak. Pero siguro ano, sobrang mabilis ako malasing, 1%. 1% lang. Napakamas yung mahina lang, ha? Mahina talaga. Napakahina talaga lang. Mahina lang talaga mag-inom. Okay, sir. So, kung mabibigyan ka ng pagkakataon, sino ang international DJ ang gusto mong makainuman? Gusto mong makainuman? Sarah Landry. Kung Sarah Landry. Anong nationality nito? Hindi ko alam nationality niya, pero alam ko kasi kung ano yung mga tinutugtog niya. International siya. Feeling ko sa Europe siya. Yun. Basta, yun. So, yun ang gusto mong makainuman, si Sarah Landry. Landry, okay. So, sir, sino naman yung local DJ ang gusto mong makainuman? Local DJ, dahil ang dami kong tropang local DJ. Sino siya? Sa mga nakakasama ko kasi, mga gusto kong local DJ makainuman ko. Ang dami kong tropang local DJ. Sir, hindi ko siya masagot. Ayoko maging bias. Okay. Lahat naman kasi ng mga namimit kong local DJ, gusto kong makainuman eh. Okay. Pero wala akong bias sa inyo. Okay. Basta lahat ng mga tropa ko, kung behind the scenes na to, may mga sikat na kasi akong tropang DJ na nakakainuman ko na recent, this past time. Okay. Sila lang yung mga gusto kong makainuman, pero local DJ, sige, Watanabe ng LU. Ng Baguio. LU Baguio. Pakiulit, sir. Anong pangalan? Si Sige Watanabe kasi last time na nakasama ko siya, DJ siya dun eh, sa Milaon. Okay. So, yun ang gusto mo makainuman. Oo, okay. Kasi hindi ko pa siya nakakasama talaga ng inuman. Yun, okay. So, ayun mga kasabi. So, sir, kung ikaw ay isang pulutan, anong klaseng pagkain ka? Natatawa talaga ako dyan, sir eh. Kung ako ay isang pulutan. Kung ikaw ay isang pulutan, anong klaseng pulutan ka? Anong klaseng pagkain ka? Klaseng pagkain, sir. Medyo natatawa talaga ako dyan eh. Medyo na ano ako eh. Intriga ako dyan eh. Si ano yan eh. Medyo may sexy part and then gumagay ko pagkain. Kasi hindi talaga ako sexing tao. Di, mga, kung ikaw ay pulutan, anong klase ka? Yun. Medyo two-sided siya, di ba? Pulutan. Gusto ko na lang maging chicharon. Chicharon? Para? Para ano, kasi karaniwan lang siyang pulutan, sir. Karaniwan ka siyan o maingay? Hindi dahil sa maingay siya, sir. Hindi ako maingay, sir. Or crunchy? Crunchy? Hindi naman, sir. Basta, hindi siya chicharon siguro. Kung ano yung mga normal na pulutan, yun siya. Okay. Sabihin na natin sisig dahil yun lagi yung pulutan eh. So, pwede kang maanghang. Maanghang. Pwede kang manamis na miss. Ganon? Ganon, sir. Okay, sir. So, yun naman ay katuwaan lang naman natin. Okay. Ito, sir. Ito pa tayo. Papainitin pa natin lalo. Sige, sir. Yung mga katanungan. Sino naman ang Viva Max female artist ang gusto makainuman at ano yung iinumin nyo? Sir, Viva Max artist. Sa akin kasi hindi ako updated dyan. Pero may sasagutin ako. Lumang Viva. Ina Raymundo. Kapanahunan ko pa yan, sir. Ina Raymundo. Diba? Isipin mo yan, sir. Younger generation pero more on Ina Raymundo, sir. Okay, Ina Raymundo. Ano iinumin namin, kasuabe, sir? Ano iinumin namin? Ito ng Russian vodka. Russian vodka. Grabe. Kakaiba ang taste ni DJ Iho. Si Ina Raymundo, isa rin yan sa idol ko. So, sir, ito naman, dito tayo, ha. Dahil local tayo kanina.
Dito naman tayo, international naman tayo. Sino naman ang international actress ang gustong-gusto mo makainuman? At ano yung iinumin nyo? Okay. International actress. Actress to, ha? Ito, sabihin ko sa inyo, mga kaswabe, ha? Sa ano ko, sa pananaw ko. Megan Fox tsaka Angelina Jolie. Angelina Jolie at saka Megan Fox. Yes, anong iinumin namin? Kahit anong alak na makakapagpa-amats. Yun talaga yung gusto mo makainuman. Totoo. Tsaka, wait lang sir, may pahabal pa ako. Oh. Si Sydney Sweeney. Sydney Sweeney? Nang Euphoria. Na, yung series na Euphoria. Oh. Kung napapanood nyo yun, si Sydney Sweeney, ewan ko lang kung di kayo umangat yung mga libido nyo. Talagang suwabe yan. Suwabe yan mo, suwabe, promise. Talagang, iba-iba talaga. So sir, magbigay ka ng rate tungkol to ito sa alak ka. From 1 to 10. 1 is lowest, 10 is highest. Gaano kahalaga para sa'yo ang alak? Para sa akin, kahalaga ng alak. Rate ko siya ng... Sa buhay mo, kung gano'n siya kahalaga. Sa buhay ko. 8 siya. 8? Bakit 8? Bakit 8? Pwede siyang gawing escape from reality pag may amats ka. Pwede mo siya maging escape from reality. Okay. Para, pero at the same time, kahit kung bakit siya ginawang 8, yung 2 na yun, kasi may ano siya, paano ba ito sasabihin? Hindi siya dapat maging lagi. Parang ayun yung negative niya, pero yung positive niya is 8. 8. So mataas yung ano mo. Mataas yung rate mo dun sa alak. Talagang, pag, yung kasunod kong tanong, talagang parang hindi mo mahihindihan to. Kasi mataas, medyo 8 siya. Hindi ka 8%, sure, sir. Hindi ka sure, sir. Sa akin kasi, kaya ako sinagot siya ng ganun overall. So, ganun mga kaswabe, minsan kasi nakadepende yon sa gusto ng tao, nakadepende sa tao. Kasi kung nari, 8, mataas na yun na kung gaano niya kahalaga yung alak. So, minsan kasi mga kaswabe, yung alak mahalaga pag, lalo pag may problema ka, sir. No? Totoo. Baga, yung ibang tao kasi umiinom talaga para lunurin yung sarili. Problema. Yung sarili, sa problema. Pero hindi nila alam na yung problema natuto nang lumangoy. 'Di ba? So hindi mo malulunod yung problema kasi yung problema natuto nang lumangoy. Sumasabay lang siya. So pagkatapos mo mahimasmasan, andun na naman uli siya. So, pero sir, mataas yung percentage mo kung gaano kahalaga sa yung alak. Kaya ang susunod kong tanong ay medyo critical to, ha. Pag nagkamali ka ng sagot dito, di ako. Mawawalan ka ng pera. Napakalaking pera to, sir. Ha? Kailangan tama yung sagot mo dito. Okay, ha? Kasi mataas yung percent mo, 8%. So, sir, kapalit, 100 million. Pero, hindi ka naiinom ng alak. Papayag ka? Mga kaswabe, hustler ako, 100 million ako. So, tatanggapin mo yung 100 million? Tatanggapin ko yun, sir. Pero promise. Hindi ka naiinom, ha? Hindi na ako iinom, sir. Hindi ka naiinom. Kaya ko mag-control ng sarili. Kaya mo? Kaya. Ayun, okay. Ayun mga kaswabe, may bago tayong sagot, ha? Kasi yung iba kasi hindi papayag sila kahit 100 million, 10 million, iinom pa rin sila. So yun sir, maganda yung mga sagot mo rin. Okay. So huling tanong ko sa inyo sir, ha? Anong wine and liquor shop ang maire-recommend mo sa mga kaibigan mo, sa mga friends and relatives mo? Kung ano yung mare-recommend ko, sa Drink All Wine and Liquor Shop, alam niyo kung bakit? Sa kanila lang ako nakakatikim ng mga toxic kind of liquor eh. Sa kanila lang, promise. Tsaka dito, sa Dean's List, kung gusto nyo matikman yung mga alak galing sa kanila, dito sa Dean's List, drop lang kayo sa Dasma. Promise, sobrang solid. Yung sinasabi ko kanina na may gold flakes, dito lang. Galing yun kay Drink All Wine and Liquor. Promise, sobrang sarap.
gusto nyo lang mag-explore, kung manginginom kayo, yan, dito, sa Dean's List. Tsaka sa Drink All Wine Liquor Shop, doon kayo makakakuha, promise. Okay, sir. Thank you so much, DJ Iho, sa inyong mga kasagutan. Ngayon, sir, ibibigay ko sa iyo ang pag-invite sa ating mga kaswabe para kunin kanila maging isang DJ sa kanilang event. Hello, ulitin ko nga pala, ako si DJ Iho. Sa mga gustong makita ako, dito lang sa Dean's List, every Friday and Saturday ako yung DJ. Ma-check nyo lang din, or kung di man kayo makadrop, check nyo yung social media ko. Sa Facebook, Iho Dependeo. Sa Instagram, HDP13Gs, Iho Dependeo din yun. Kahit i-search nyo. Kung gusto nyo kunin sa event nyo as DJ party, kontakin nyo lang ako doon sa social media ko na yun. Tapos, contact number ko ay 09-686-435-325 and Gmail, regansilvestre2@gmail.com. Message lang kayo. Hit me up. Pag-usapan natin details. Kaya kong wasakin yung dance floor. Yeah. Yeah. So, ayun mga kaswabe. Sa side ko naman, inibitan ko yung pumunta sa aming wine and liquor shop, Drink All Wine and Liquor Shop, located at Unit 12, Millennium Commercial Center, Aguinaldo Highway, Palico 3, Imus, Cavite. So, thank you so much, sir, DJ Iho, dito thank you sa po, thank you, thank you. Pagpaunlak sa aking interview sa inyo. Sa akin din, sir, sobrang maraming salamat po. So, ayun mga kaswabe, maraming salamat sa inyo and good night mga kaswabe. Abangan niyo po mga kaswabe ang aking susunod na alak review. Yes. Thank you so much mga kaswabe. Good night mga kaswabe. Maraming salamat.